Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kada minuto, may 300 sanggol ang pinapanganak sa buong mundo. Kung pupunta ka lang sa ospital, dito mo may silip kung gaano karami ang mga babies. Ngunit sa countdown na inyong mapapanood, may kilala mo ang mga hayop na mas masipag pang manganak sa mga tao. Ito yung mga hayop na kaya manganak ng libo-libo. Kaya kung handa ka na sa makabuluhang kwentuhan, tara na at umpisahan na natin. Simulan natin ang kwentuhan sa hayop na pinaka-cute. Ito ang mga kuneho. Palagi mo itong makikita na binibenta sa mga pet shop dahil sa dali nitong alagaan at paramihin. Panglima sa ating listahan ng mga kuneho dahil kaya nitong manganak ng 12 baby rabbit sa isang araw lang. Isipin mo yon, 12 anak. Pagkatapos manganak ng mga mommy rabbit, pwede na agad silang magbuntis. Ibig sabihin, kaya manganak ng mga mommy rabbits ng 12 beses sa isang taon. Nangangahulugan din ito na pwede manganak ang rabbit ng 144 babies. Grabe, ganun pala karami ang anak ng rabbit. Maaaring cute magparami ng rabbit, pero alam mo ba na sa bansang Australia, naging peste ang trato rito. Sobra na kasing nahihirapan ang kanilang gobyerno para sugpuin ang patuloy na pagrami ng kuneho sa kanilang bansa. Sinisira kasi ng mga rabbit ang pananim ng magsasaka, kaya malaki ang pinsala nito sa kanilang agrikultura. Naging invasive species ang mga rabbit dahil inaagawan pa nito sa pagkain ng mga native animals ng Australia. Hindi tumitigil ang gobyerno ng Australia para ubusin ang mga rabbit. Ilan sa kanilang hakbang ay ang paglalagay ng mga traps, pagpapahuli sa aso, at ang madalas ay ang pagbaril rito. Gayunpaman, sobrang hirap pa rin silang pigilan ng pagrami ng mga rabbit. Panglima sa ating listahan ng mga kuneho dahil kaya nito magsilang ng 100,000 at 3,000 babies sa buong buhay nito. Pero sobrang kaunti lang yon kung ikukumpara sa susunod nating bida. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mo kalimutang pindutin ang like button sa baba ng video. Maraming salamat! Ang number 2 sa ating countdown ay ang hayop na kahit ayaw mong makita, sobrang sipag naman magparami. Ito ang mga bullfrog. Sa itsura pa lang, alam mo na isa ito sa pinakamalaking uri ng palaka. Pang-apat sila sa ating listahan dahil ang mga babaeng bullfrog ay nangingitlog ng 12,000 piraso kada taon. Sa tuwing napipisa ang mga itlog, halos mapuno ang sapa sa sobrang dami. Kahit na marami silang mga anak, hindi naman nila pinapabayaan ang kanilang anak. Todo bantay ang mga tatay para itaboy ang sinumang may balak manakit sa kanilang anak. Yun nga lang, 10% lamang o isa sa bawat 10 butete ang mabubuhay sa kanilang unang taon. Importante sa palaka ang maraming mga anak dahil madalas sa kanilang pamilya ay kinakain ng mga predator. Maski ang mga tao, nasasarapan sa karne ng palaka. Maraming probinsya sa Pilipinas ang humuhuli ng palaka bilang pangunahing pagkain. Habaan mo nga lang iyong pasensya dahil hindi madali ang humuli ng palaka. Mabilis magparami ang lahi ng palaka, kaya siguradong hindi ka magugutom sa tuwing may mahuhuli ka. Kung natutuwa ang ilan sa napakaraming palaka na pwedeng maluto, hintayin mo ang susunod nating contender. Pamilyar ka ba sa isda na to? Sila ang mga seahorse na tinawag dahil nahahawig raw ito sa ulo ng kabayo. Kung gaano kabagal kumilos ang seahorse, siya namang ibinilis ng kanilang panganganak. Yang nakikita mong lumalabas sa kanilang tiyan, yan ang kanilang mga anak. Ang mga seahorse kasi ay kaya magluwal ng 2,000 babies. 3 beses sa isang taon kung manganak ang mga seahorse, kaya 6,000 ang kaya nilang isilang kada taon. Yun nga lang, tanging 1% lamang sa kanilang mga anak ang makakasurvive sa unang taon. Oh no.
Ito ang dahilan kung bakit kahit marami silang mga anak, nananatiling kaunti lang ang populasyon ng mga seahorse. Hindi tulad sa kaso ng mga tao na nagkalat na sa bawat sulok ng mundo. Ang mga tao ay nanganganak lamang ng isang beses kada taon. Napakaunti lang noon kung ikukumpara sa mga seahorse, ngunit hindi yan naging hadlang upang mapigilan ang paglobo ng ating populasyon. Ayon sa datos na nakalap ng Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay may populasyon na 117 million. Pang number 13 ang Pilipinas sa buong mundo bilang pinakamaraming populasyon. Sa siyudad ng Maynila, dito mo mas mararamdaman ang epekto ng overpopulation. Siksika na nga ang mga tao rito, kaya ang bawat Pinoy, kanya-kanya ng diskarte para lang mabuhay. Kung sa kaso ng mga seahorse, malabong dumami ang kanilang populasyon dahil kakaunti lang sa kanilang anak ang nakakasurvive. Hindi gaya ng susunod nating bida na kahit milyong-milyong mga anak, kinakain naman ng mga tao. Ang nakakuha ng pang-top 2 na pwesto ay isang uri ng isda na may napakalaking katawan. Ito ang mga sturgeon. Sa unang tingin, aakalain mong sila ay kalahi ng dinosaur. Nakikita ang mga sturgeon sa parehong tubig alat at tubig tabang ng North America at Europe. Pangalawa sa ating countdown ng mga sturgeon dahil sila ang isda na may pinakamaraming itlog na kayang ilabas. Alam mo ba na ang mga sturgeon ay kaya mangitlog ng 2 milyong piraso? Yup, yang nakikita mong mga itim na bilog, yan ang kanilang itlog. Halos mapuno na ang kanilang tiyan sa sobrang dami. Gayunpaman, kahit marami silang itlog, naging bad news ito sa lahi ng mga sturgeon. Palagi kasing hinuhuli ng mga tao ang sturgeon para kolektahin ang kanilang itlog. Nililinis nila ito at binubuhusan ng asin. Nilalagay pa nga ito sa magandang lalagyanan para ibenta bilang caviar. Ang caviar o yung itlog ng sturgeon ang isa sa pinaka-prestihiyosong pagkain sa buong mundo. Oh, wow. Ayon sa mga nakatikim na neto, sobrang sarap daw ng itlog na to. Yum. Dahil dyan, marami ang willing na magbayad ng mahal, malasap lang ang itlog ng sturgeon. Kung gusto mo itong matikman, dapat ay merong kang pera. Ang isang kilo ng caviar ay nagkakahalaga mula 60,000 hanggang 130,000 pesos. Lakas makasosyal! Pangalawa lamang sa ating listahan ng sturgeon dahil kahit marami silang mangitlog, nangyayari lamang ito kada 2 o 3 taon. Hindi gaya ng nakakuha sa ating top spot na nangingitlog araw-araw. Para makilala ang top 1 sa ating listahan, dapat tayong pumasok sa mga butas ng lupa. Ang mga anay na ito ay pinoprotektahan ang pinakamahalagang miyembro ng kanilang kaharian. Yang nakikita mong kulay puti at sobrang taba, yan ang kanilang reyna o termite queen. Yan din ang may pinakamatinding mga anak sa buong animal kingdom. Paano ba naman? Ang reyna kasi ay nanganganak ng 20,000 na itlog araw-araw. Katuwang ng reyna ang kanyang mga worker para alagaan ang kanyang libo-libong anak. Sa isang taon lang, ang mga termite queen ay kaya manganak ng 11 million kada taon. Maaaring umabot ng 50 years ang buhay ng mga termite queen, kaya sobrang dami ang itlog na kaya nitong isilang. Dahil sa pambihirang kakayanan ng mga reynang anay, nakabuo sila ng malawak na imperyo na kinabibilangan ng milyong-milyong workers. Kapag nagsama at nagtulong-tulong ang lahat ng kanilang anak, nakabubuo ang kanilang pamilya ng pambihirang struktura na hindi kayang gawin ng anumang hayop. Ngayon nakilala nyo na ang 5 hayop na may pinakamaraming anak, ano pa kaya ang hayop na hindi ko naisama? Comment down below nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Red Horse. Hello rin kay Jong Damian Sandekar.
Shout out kay Jairus Miguel R. Beltran. What's up kay Matt Sean Mucho, Nate Rus Pascual, Winmar Santillan, at kay Ivram Vitug. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!